Welcome back sa Isnag TV at ako si Isnag TV. Maraming salamat sa mga taga-subaybay at mga nanonood sa aking YouTube. Ang pag-usapan natin ngayon dito sa Section 3, Limitation, Disqualifications, and Prohibition. Mga limitasyon, disqualifikasyon, at mga ipinagbabawal. Ito ay sa ilalim ng Republic Act number 5487. Okay. Dito makikita natin yung mga pinagbabawal ng batas sa mga security agency at kung saan hahantong ang kanilang limitasyon at kung ano yung mga bagay-bagay na magbubunga ng pagka-disqualify sa kanila. Okay. At ano yung mga bawal na hindi nila pwedeng gawin. No person shall organize or have an interest in more than one agency. Okay. Walang tao na meron siyang interest sa mas isa o mas higit pa kaysa isa ang kanyang gusto na agency. Okay. Ibig sabihin, pwede lang siya sa iisang agency. Okay. Hindi pwede na marami siyang pagmamay-ari na agency ang isang tao. Letter B, elective or appointed government employees who may hold upon on account of the functions of their respective offices in the implementation and enforcement of the provision of the Republic Act 5487 as amended and its implementing rules and regulations and any person related to such government employee by affinity or sanguinity in the third civil degree shall not hold an interest directly or indirectly in any security or watchman agency. Ano bang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, kung ikaw ay nagtatrabaho sa ahensya ng gobyerno o di kaya ikaw ay active pa lamang bilang pulis o active pa lamang bilang AFP, okay? Hindi ka pwede hahawak ng kahit anong accountability sa isang agency at hindi ka rin pwede na magtayo ng inyong sariling agency kung ikaw ay active pa lamang sa kahit anong ahensya ng gobyerno, lalo na sa mga nasa AFP at sa mga PNP. Okay? Dahil ipinagbabawal po ng Republic Act 5487. No agency shall offer, render, or accept services in gambling, dance, or other illegal businesses, establishment, or enterprises. Hindi rin pwede na mag-accept ang isang agency sa mga illegal na gawain. Okay? Bawal po ito. Okay? Hindi rin maganda na ang isang agency ay sangkot sa mga illegal na gawain. Okay? Dapat ang agency o ang isang agency ay alam niya kung hanggang saan ang kanyang limitation. Okay? At alam niya kung ano yung mga bagay-bagay na ipinagbabawal at kung ano yung mga bagay-bagay na hindi nila pwedeng gawin. Letter D, the extent of security guard services being furnished by the security agency shall not go beyond the compound and or property of the person or establishment contracting. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, kung ano yung nasa kontrata ng agency at dun sa kanilang tawag dito, kliyente, kung ano yung napagpirmahan nila, yun lang po ang kanilang susundin kung ano yung nakapaloob sa kontrata. Hindi pwede na ang nasa kontrata nila ay magbabantay o ang i-render lang ng isang security guard ay magbantay talaga, magmasid dun sa may compound ng establishmento. Pagkatapos na mag-duty ay
magtatrabaho pa bilang empleyado doon sa kumpanya, yun po ay bawal, pinagbabawal ng batas. Kaya hindi pwede yun. Okay? Dahil kung ano lang ang nasa kontrata, kung ano yung pinagkasunduan nila, ay yun lang po ang dapat na sundin nila. Okay. Letter N, Government Guard Unit, GGU, a security unit maintained and operated by any government unit other than military or police, which is established and maintained for the purpose of securing the office or compound and or extension of such government entity. So, yung mga tinatawag na GGU or Government Guard Unit, ang nagme-maintain sa kanila ay walang iba kundi ang gobyerno. At saka ang mga ito ay under ng supervision ng military o police. Sila yung mga naatasan na magbabantay sa mga properties ng ating gobyerno. Okay. Letter O, PNP as used herein shall mean the Philippine National Police, which was organized pursuant to the provision of RA 6975, otherwise known as the National Police Act of 1991. So, police ang nag-organize ng mga ganito na government guard unit. Okay. Letter P, such D. Okay. As used herein shall refer to the current PNP Civil Security Group Security Agency and Guard Supervision Division or any other PNP office that may be designated later as the primary office for supervision of the implementation of these rules and regulations. That is such D ang tawag. Pero ngayon, ang tawag ngayon ay SOSIA. Okay? Ang such D o SOSIA, sila ang nakadesignate na magsusupervise sa mga security agency at security guards. Okay? Sila yung mga titingin dun sa mga security agency at titingin dun sa mga security guard kung ano yung mga violation nila, kung sila ba ay sumusunod sa mga patakaran na nailatag sa RA 5487. So, ito, such D, mga police din sila, pero ang function nila ay sila yung mga na-assign sa mga security agency at security guard. Letter Q, PADPAW. PADPAW refers to the Philippine Association of Detective and Protective Agency Operators Incorporated, which is an association of all licensed security agencies and company security forces. Ito yung mga asosasyon ng lahat ng mga security agency dito sa ating bansang Pilipinas. Take note, lahat ng mga merong lisensya na security agency, ito yung kanilang asosasyon. Ibig sabihin, yung mga agency na walang agency, walang lisensya galing sa kongkrame, hindi sila kasama sa PADPAW. Eh kung hindi ka kasama sa PADPAW, ibig sabihin kulurom ang inyong agency. Okay? At saka ito yung mga security forces na meron silang lisensya. Yung kanilang mga tao meron silang mga lisensya. Okay. R, okay, duty detail order is a written order schedule issued by superior officer, usually the private security agency branch manager or operations officer assigning the performance of private security detective services duties. Ito yung DDO, ito yung katibayan na ang isang security guard siya ay assigned sa isang establishment. Kung ang isang security guard ay wala siyang maipakita na duty detail order, okay, ang laman ng duty detail order, una yung duty detail order number,
Tapos yung date of issuance and then yung duration nito, kung kailan na mag-expire ang DDO niya, pagkatapos yung pangalan niya, okay, ano ang posisyon niya, tapos yung kanyang pangalan ng pinagdudutihan, okay, anong oras ang kanyang duty, anong klaseng baril ang naka-issue sa kanya, okay, ilan bala ang nasa kanya o nai-issue sa kanya, anong serial ng kanyang baril, kailan mag-expire ang lisensya ng kanyang baril. So yun po yung mga nakapaloob dun sa duty detail order. At sa ibaba naman may perma yung firearms custodian at saka yung supervisor inspector o operation officer. So ayun po ang Republic Act 5487 sa section 3, limitations, disqualifications, and prohibitions. So alam na po ninyo kung ano yung mga bawal, lalo na sa mga security agency at security guard. So maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsubaybay. Kung ikaw may natutunan sa video na ito, paki-like, paki-share at ibahagi sa inyong mga kaibigan, kakilala, sa inyong mga kapamilya. Maraming maraming salamat sa inyong lahat.